Binago ng Espiritu, nalinis na bahay, ika-17 ng Pebrero. Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Awit Kapitulo 51 Versikulo 10. Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, pagsisimula ito ng tama, at nasa pinakapundasyon ng Kristiyanong karakter, sapagkat nagmumula sa puso ang mga bukal ng buhay. Kung sisiguruhin ng lahat, mga ministro at kapatiran, na tama sa Diyos ang kanilang mga puso, makakakita tayo ng mas malalaking resulta mula sa mga ginagawang paglilingkod. Kung mas mahalaga at may pananagutan ang inyong gawain, mas malaki rin ang pangangailangang magkaroon kayo ng malilinis na puso. Inilaan na ang kailangang biyaya, at gagawa ang kapangyarihan ng banal na espiritu sa bawat pagsisikap sa direksyong ito. Kung buong sikap at syaga siyang hahanapin ng bawat anak ng Diyos, magkakaroon ng higit na paglago sa biyaya. Titigil ang mga pag-aaway, magkakaroon ng iisang puso at iisang isipan ang mga mananampalataya, at maghahari ang kadalisayan at pagmamahalan sa iglesia. Sa pamamagitan ng pagtingin, tayo'y nababago. Kung higit mong pinagninilayan ang karakter ni Kristo, higit ka ring magiging kaayon ng kanyang larawan. Lumapit ka kay Jesus kung ano ka man, at tatanggapin ka niya, at lalagyan ng bagong awit ang iyong bibig, maging papuri sa Diyos. Sa iyong harapan ay huwag mo akong paalisin, at ang iyong banal na espiritu sa akin ay huwag mong bawiin. Awit Kapitulo 51 Versikulo 11. Regalo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ang pagsisisi at pagpapatawad. Sa pamamagitan ng impluwensya ng banal na espiritu tayo nakukumbinsi sa pagkakasala, at nakadarama ng pangangailangan natin ng kapatawaran. Walang ibang patatawarin maliban sa nagsisisi, pero ang biyaya ng Panginoon ang kumikilos sa puso para magsisi. Alam niya ang lahat ng ating kahinaan at pag-aalinlangan, at tutulungan niya tayo. Diringgin niya ang panalangin may pananampalataya, pero mapapatunayan lamang ang sinseridad ng panalangin sa pamamagitan ng mga pagsisikap nating iayon ang ating sarili sa dakilang pamantayang moral na susubok sa karakter ng bawat tao. Kailangan nating buksan ang ating mga puso sa impluwensya ng Espiritu at maranasan ang bumabagong kapangyarihan nito. Ang dahilan kung bakit hindi ka nakatatanggap ng higit sa nagliligtas na tulong ng Diyos ay dahil barado ng kamunduhan, hilig sa pagpapasikat, at hangaring mangibabaw ang daluyan ng komunikasyon sa pagitan ng langit at ng sarili mong kaluluwa. Samantalang may mga paayon ng paayon sa mga kaugalian at kasabihan ng sanlibutan, dapat naman nating hubugin ang ating mga buhay ayon sa banal na modelo. At ibabalik sa atin ng Diyos nating tumutupad sa Kanyang tipan ang mga katuwaan ng Kanyang pagliligtas at itataas tayo sa pamamagitan ng libre Niyang Espiritu.